Hello po, ako nga pala si Motodoc, isang medical doctor at isa ding rider ng motorsiklo na katulad nyo. Atin ngayong pag-uusapan ang 5 health hazards ng pagra-ride na naobserbahan ko sa halos isang taon ko ng pagmumotor. Una ay yung init na nanggagaling sa araw at sa init din ng mga makina ng sasakyan na kasabay natin sa daan. Maraming pwedeng idulot na masama ang sobrang init, tulad ng dehydration at heat exhaustion. Pwede tayong mahilo, manghina, o mawala ng malay habang nagmamaneho na pwedeng pagmula ng disgrasya sa daan. Pangalawang concern naman natin ay ang pollution na mula sa usok ng mga ibang sasakyan na nakakasabay natin sa daan at alikabok at kung ano-ano pa na pwede nating malanghap habang nagra-ride. Pwedeng maging sanhi ito ng mga sakit sa ating respiratory system. Ang mga usok at alikabok na nalalanghap natin sa pagra-ride ay maaaring hindi lamang magsanhi sa atin ng simpleng ubo or allergies. Pwede din itong magsanhi ng mga mas malulubha pang sakit in the future kapag hindi tayo nag-ingat. Pangatlo naman ay ang physical danger. Ito ang pinaka-obvious na health hazard pagdating sa pagmumotor. Kaya dapat ugaliin natin na lagi tayong mag-ingat at maging alerto sa daan upang makaiwas sa disgrasya. Huwag na magmaneho ng lasing o kapag puyat upang makaiwas sa disgrasya tulad ng pagsemplang, ng pagbangga sa ibang motorista at ang pinakamasama ay makabangga tayo ng pedestrian. Pang-apat naman na maaari natin makuhang sakit dahil sa pagmumotor ay ang sakit sa ating mga muscles, lalong-lalo na yung sa likod, sa braso at mga kamay. Gawa ito ng matagalang pagmamaneho, mga lubak-lubak na daan, kasama na din dito yung vibration na sinasalo ng katawan natin galing sa makina ng motor na ginagamit natin. At panglima, pag pinagsama-sama mo yung apat na nauna, isama mo pa yung mga kamote sa daan. Ay nako, sigurado hindi lang isang stress yung mararamdaman mo. Isama mo na yung physical stress, emotional at psychological stress sa daan. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga health concern na aking naobserbahan bilang isang doktor sa halos araw-araw ko na paggamit ng aking motor. Huwag mahiyang mag-share at mag-comment sa video na ito. Wait natin ang part 2 para sa mga solusyon sa problemang ito. Salamat!